Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ay bilang pagsunod lang, no? Pagsunod natin sa Idaratus Shuhur Dawi, kung saan sila yung nag-aris na tayo ay magpatuloy sa pag-aaral. Kasi dalawang bahagi ang pag-aaralan natin. Una-una ay tahara at sa pangalawa ay sala. So ang tahara, kung tutusin, ang dami-dami, no? So ginawa natin sa maayos dito sa mga bagay na ito. Ito lahat, pumasok ito sa tahara. Tariful fiqh, kahulugan ng fiqh at tahara. Inak na na makuha natin ang tahara. Anong ibig sabihin ng tahara? Aksamul miya, mga klase ng tubig, ang najasa, mga marurumi, at dibag. Yung dibag, yun yung balat na nililinis. Ginagawa siyang jacket, ginagawang bag, kaya ay ginagawang taning. Okay. Al-awani, mga lalagyan, al-istinja, paghugas, al-ghusl, pagligo, al-wudu, pagwudu, masful khufayn, paghaplos ng khufayn, at saka masful jabira, paghaplos ng jabira, at saka tayamu. Tayamu, yan ang pinaka-importante talaga. Itong mga bagay na ito, mga taksa na makukuha natin. Okay. Tariful fiqh. Kahulugan ng fiqh. Ano yung kahulugan ng fiqh? Ito yung sinasabi ko na magbigayan tayo ng kwan, magbigayan tayo ng kaalaman. Lahat ng mga paksa dito, ilabas natin, buksan natin yung kaalaman. Hindi lamang dito sa aklat na ito, kundi sa iba't ibang mga aklat para magkaroon tayo ng malawak na kaalaman at hindi magkaroon ng tinatawag na taasub. Yung taasub na tinutukoy ay panatiko ka lang sa isang pantas, o panatiko ka lang sa isang tao, at wala ka nang pakikinggan na anumang mga idea, anumang mga hatol o mga batas, kundi ito lang. Ito lang yung tao na ito na pinakikinggan mo. Halimbawa, ikaw ay ang madhab mo ay Shafi'i, panatiko ka doon lang sa Shafi'i. At hindi ka na makinig doon sa Hanbali, o kay Hanafi, o kaya ay Maliki. Okay. Ta'riful fiqh, ang kahulugan ng fiqh ay sa lugha, kasi dalawang, pagka sinabi natin na ta'rif, kahulugan, ay dalawa yan papasok sa atin. Either na lugha o kaya ay istilah. Lugatan o kaya ay syaraan. O kaya lugatan o istilahan. Pareho lang sila. So sa lugha, sa language na kahulugan ay al-fahm. 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 Understanding, ha? Pag-unawa o pag-intindi. Yan ang pinaka-importante dyan. So paano natin mapapatunayan itong tinatawag na fahm, al-fahm, pag-intindi? Maintindihan mo yung salita, maintindihan mo yung sinasabi, maintindihan mo yung ibig sabihin niya. Katulad ng nabanggit sa talata sa banal na Quran. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Itong tinutukoy na yafqahuna haditha. Ang kahulugan niya, at kung ang dumatal sa kanila ay mabuti, ang tinutukoy dito ng mga tao, yung mga munafik, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at saka yung mga Hudyo, ay sa pagpapaliwanag, sa tafsir, mga munafik at saka mga Hudyo. Kapag ang dumating o dumatal sa kanila ay mabuti, sasabihin nila, hadhihi min indillah, ito ay mula sa Allah. At kapag ang dumatal sa kanila o sumapit sa kanila ay masama, ay sasabihin nila, ito ay min indik, mula sa iyo, o Muhammad. Ano yung mabuti na tinutukoy dito? Halimbawa, may mga biyaya na natanggap sila, may mga kinita sila, kapayapaan, walang gulo, yan. Sinasabi nila, wala ito sa Allah. Pero pag sinabi nila, pag may dumating sa kanila na masama, sabi nila, mula sa iyo. Yan yung tinutukoy na tasaum. Ibig sabihin ng tasaum, dahil sa iyong kamalasan, ikaw, kasi napunta ka dito, kaya nagkagulo-gulo. Kung wala ka lang sa hindi na magkagulo-gulo. So, anong sabi ng Allah? Sabi niya, kul, sabihin mo, Muhammad, kulun min indillah. Lahat ng pangyayari ay mula sa Allah. Ito yung tinatawag na al-imanu bil-qada
wal qadar. Hindi natin ito papasok, no? Paniniwala sa qada, wal qadar. Doon yung sa akida. Lahat ng pangyayari mula sa Allah. Famali haulail qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Anong nangyari sa mga taong ito na hindi man lang nila nauunawaan? Hindi man lang nila nauunawaan o hindi man lang nila naiintindihan ang anumang pangungusap. Kahit na ang sinasabi nila, hindi nila nauunawaan o hindi nila naiintindihan. So dito kinuha ang tinatawag na fiqh. Al-fiqh, bimana ang kahulugan niya ay fahm. Understanding o pag-intindi, dito kinuha sa talata na ito, na ibig sabihin, yafqahun, la yafqahun, la yakadun, yafqahun na haditha. Hindi nila maintindihan. Minsan makikita natin ang kahulugan ng fiqh ay al-fahmu fiddin, ang pag-intindi, pag-unawa sa reliyon. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sino mang tao na naisin ng Allah sa kanya ang kabutihan, yufaqihu fiddin, ay pagkakaluban ng Allah na siya ay maging maalam, ha? Maintindihan niya, maunawaan niya ang reliyon, ang pananampalatayang Islam. Tingnan mo, sa tagal natin minsan, tagal na natin mo, pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam, di ba? Hindi pa rin natin alam. Pag may dumating sa atin na hatol, may dumating sa atin na isyo, alatat, so dami-dami na nakikita natin sa sarili natin na hindi natin alam. So tayo ay dapat, sa pamagitan ng hadith na ito, tayo ay dapat magsumikap, manaliksik ng kalaman, upang ipagkalob sa atin ng Allah ang mga kabutihan. Kahit ang misis mo marigla, yung misis mo manifest, so hindi mo alam anong mga batas niya kasi mahina. Mahina yung ating kalaman. Okay. Istilahan, syaraan, sa batas o sa pagpapaliwanag, pagbibigay ng kahulugan ng mga pantas. Sabi nila, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqa bi'amali al-mukallafin wa aqwalihim wal-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyyah wa hiya nususun min al-Qur'ani was-sunnati wa ma yatafarra'u 'anha min ijma'in wa ijtihad. Okay. Kaya natin ito sinulat para yung source natin mas lalong matibay, mas lalong matibay yung ano natin. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, yung pag-intindi o pagkakaroon ng kaalaman sa lahat ng mga hatol, mga alituntunin o mga batas ng Islam, al-muta'alliqa bi'amali al-mukallafin wa aqwalihim, na may ugnayan sa mga gawain ng mukallafin. Sino yung mga mukallafin? Tayo mga Muslim. Ang mga mukallafin, mga mukallaf, Muslim, umabot sa wastong gulang, hindi baliw, yan ang tinatawag na mukallaf. Ibig sabihin, siya ay napag-utosan. Obligado na gawin niya yung mga kautosan ng Allah. Ano yung mukallaf? Yung alimbawa sala, yung bata. So, hindi pa siya mukallaf kasi hindi pa siya sa kanya obligado yung sala. Okay. Al-mukallafin, wakwalihim, at ganun din ang kanilang mga salita. Wal-muktasaba min adilatiha tafsiriya, na kinukuha ito, kinukuha mula sa mga dalil, mga detalyadong mga dalil, sa kanyang mga dalil. So ito yung mga dalil na tinutukoy, maging ito man ay mula sa banal na Quran o sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay sa masadiro at tashri. Yung masadiro tashri, paglabas ng mga hatol, Quran, sunnah, ijma, alimbaw, qiyas, ijtihad, so yan. Nangangahulugan pala, pag pinamix natin yung fahm at saka yung istilah, yung lugat saka istilah, kasi itong lugat, mujarrad al-fahm. Yung ano lang, maintindihan mo. Alimbaw, sinasabi niya, pupunta ako sa labas, naintindihan mo. Huwag kang pumunta sa labas, naintindihan mo. Okay. So, sariling initiative mo na pagkaintindi mo, okay na yun. Pero, hindi sapat yung kahulugan ng fahm kung hindi mo malaman ang kahulugan niya sa tinatawag na istilah. Kasi ibig sabihin ng istilah ay yung mga inilalabas mo naman na mga hatol ay hindi mo pwedeng mailabas kung wala pinanggalingan. Nasaan nanggagaling, Abdullah? Sa Quran. Sa Quran? Either sa Quran, sa sunnah, sa hadith, sa ijma, sa qiyas, o kaya sa ijtihad. So, ibig sabihin ito ay sa fiqh ay kinakailangan yung tinatawag na pag-memorize muna kahit na mga maikling mga dalil. Kahit maikling mga dalil. Hindi sapat yung naunawaan mo. Obligado yung sala, ganito. Obligado yung ganun. Lahat na. Tapos pag may issue, maglabas ka ng hatol. Pero wala kang dalil.
na magiging sariling kuro-kuro mo, sariling ano mo, kasi hindi mo alam saan mo kinuha, paano kung nagkamali ka kaya. Pero kung memorize mo yung dalil niya, pag mayroong isyo, automatic na papasok sa iyo yung dalil at yun ang may papaliwanag mo. Katulad halimbawa, maraming mga bagay na hindi nabanggit. Halimbawa, yung niya. Niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ang mga gawa, tanging ang mga gawa, nakabatay sa ating mga layunin, sa mga layunin. Ano yung hatol niya? Kapag ka sa wudu, ang niya ay obligado. Far, wajib. Pag doon naman sa sala, ang niya ay rukun. Sinabi sa fasting, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayit asyama kabla al-fajr, fala siyama lahu. Sino mang tao na hindi niya mabuo yung pag-ayuno sa gabi, hindi magkaroon ng layunin bago sumapit ang bukang liwayway, fala siyama lahu, ay wala siyang pag-ayuno. So anong ibig sabihin? Anong lumalabas doon na hatol? Ha? Yung layunin ay? Obligado. Okay, yung layunin ay haligi ng pag-ayuno. Pag nawala yung layunin, wala. Pero hindi naman sinabi ng propeta na ang layunin sa fasting ay rukun. O kaya ang layunin sa fasting, ang niya sa fasting ay wajib. Ang niya sa fasting ay sharp condition. Hindi. Pero dahil dun sa dalil na yun, kinuha mo at nilabas mo yung hatol na ang niya ay kondisyon o kaya haligi ng pag-ayuno. Halimbawa, sa banal na Quran, ang ating pagsasala, sinabi sa banal na Quran na as-salatu wajiba, ang dasal, ang sala ay wajib. Wala. Di ba? Pero anong sinabi ng Allah? Wa aqimis sala. Isagawa mo ang pagsasala. Dahil doon sa sinabi ng Allah, isagawa mo ang pagsasala, pagdasal, lumabas yung hatol na ang sala ay obligado. Yan lang. Yan yung pag-unawa sa fiqh. So, ibig sabihin yung tao, kapag ka mayroon siyang mga dalil at naunawaan niya mabuti, paano lumabas yung mga hatol, doon ang nakakaiba yung paglabas ng hatol. At ibig sabihin siya yung tinatawag na faqih.